Hindi na nagpaligwi-ligwi pa ang Lasal nang minadali nito ang pagkatalo ng FEU dahil na rin sa mga unstoppable attack ni Canino at blockings ni Gagate. Well, di nga umubra ang paghahalimaw ni Nabacanque at Pitalio na naging sandalan sa score ng koponan. DLSU Green Archers kinarv niya ang FEU Lady Tamaraws. Bacanque walang nagawa sa Lasal. Canino muling binuhat ang koponan. At Gagate nagalimaw sa blocking department. Good day ka balibol, isang maligayang araw sa lahat. Bago natin yan simulan ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pakispect na notification bell para maging updated ka sa ating mga video. Pinagandaan nga ng Lasal ang FEU Lady Tamaraws at makikita nga sa kanilang galaw ng very prepared team. Kahit halos malang magawa nga ang FEU sa kanilang mga spikings at bantay sarado nga ito ni Gagate. Pinalood nga ng DLSU ang FEU and Streets sa score na 25-15, 25-21 at 25-18. Napakaganda nga ang ball distribution ni Coronel at maayos ang mabigayan nito kay Canino kahit napataas ang porsyento nito sa buong laban kontra sa FEU. Naging pabor nga sa Lasal ang depensa ng kanilang koponan at medyo nababantayan niya nito ang mga atake ni Faida Bacanque. Hindi gaano ito kauminit sa laban. Sinubukan namang dumikit ng FEU pero di talaga nito kinaya ang lakas na hatid ng Lasal. Maliban rito ay maayos rin na blockings ang ipinamalas ni Gagate kaya't hirap nga makapasok ang bola ng Lady Tamaraws. Player of the game nga rito ay si Julia Coronel with 16 excellent sets and 2 blocks. Maliban sa kanya ay present rin sa listahan si Angel Canino at Gagate with 13 points and 10 points respectively. Samantala, naging maayos naman ang performance ni Bacanque at Pitalio. Sila nga ang naging consistent sa kanilang koponan. Sila nga lang nakapagtala ng double digits performance at sinabayan nito ang Lasal. Both of them get 13 points pero hindi nga ito naging sapat para pataubin ang nagliliyab na puso ng DLSU. Sa ngayon ay nasa DLSU pa rin ang momentum sa laban kaya't magiging dehado nga ang ibang players kung ganitong performance pa rin ang ipapakita ng Lumots. Blockings, attackings at pati na rin sa floor defense ay maayos ang ipinapakita ng Lasal. At dito mo nga malalaman kung gaano ka-focus ang DLSU after the heartbreaking loss nito sa UST last first round of eliminations. Ito nga ang tinatawag na redemption at babawi nga sila this second round of eliminations. Mga kabalibol, do you think mas magiging maayos ang sistema ng Lasal rather than before sa kanilang past few games? Magiging consistent pa kaya ang DLSU kung kakayanin lang lumaban sa iba pang team sa UAAP? May say ka pa ba rito? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-leave ng comment. I-hit mo rin notification bell para may updated ka sa ating mga video.